Ayan, eto na naman tayo. This is Chef Jason Leonardo Javier ng Chef Republic, live here from New York. As I promised to you yesterday, sabi ko magluluto tayo ngayon ng patatim at ng paksiw na pata Batangas style. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan ng pagluluto nitong dalawang putahe na to. Sorry, medyo na late. Nasabi ko, start tayo ng 6. Pero medyo marami pa akong inasikaso. Ayan na. So, pakikita ko muna sa inyo yung mga ingredients natin. Okay? Bago tayo mag-start ng pagluluto. So, baliktarin ko lang yung camera natin para makita yung ingredients natin. So, ayan lang ang ingredients natin sa paksiw na pata. Yung pata na to is napalambot ko na kagabi. At yung paraan ng pagpapalambot ko na sinabi ko, is pakuluan mo lang siya ng isang oras, takpan mo, and then patayin mong apoy, the next day, malambot na yung pata mo. So, hindi mo kailangan siyang palambutin ng napakatagal o gumamit pa ng pressure cooker. And then, meron tayo dito nga, tandaan nyo na lang, meron tayo dito na 1 teaspoon ng white sugar. Meron tayong 1/3 cup ng vinegar. 1/4 cup ng patis. Meron tayong mix ko na yan, yung white onion and garlic and yung basil leaf, 2 piraso. Tapos, meron tayong oregano leaves. At the same time, meron din tayong yung bulaklak ng saging o ang tinatawag dito is lilies flower. Kung nasa abroad kayo, tawag dito is lilies flower. And meron tayong green chili. Tapos, sa patatim naman, meron na tayong nakahanda na isang buong pata. Itong patang to is kagabi rin, pinakuluan ko na rin siya sa tubig, konting soy sauce, at konting asin. Para yan, pumula ng konti. And then, kanina, in-oven ko lang siya ng konti para medyo matusta lang yung balat niya. Tapos, ang sahog naman itong patatim na to, meron tayo dyan na carrots. Na hiniwa ko lang, tignan nyo lang, malilit na carrots, so parang finger. So, hiniwa ko lang siya ng ganyan. And then, meron tayong mushroom. And then, 1.5 tablespoon of sugar. Meron tayong star anise. And then, baby corn or young corn. Tapos, ayun yung pinagpakuluan niya kahapon. Hindi siya masyadong maalat kasi gagamit tayo ngayon ng patis para sa patatim. And then, meron tayong baby bok choy. At meron din tayong cornstarch. Mamaya, pampalapot natin to. Okay? So, simulan na natin ang pagluluto. So, ito yung pinagpakulang kahapon ng pata para sa paksiw na pata natin. So, iyan din yung gagamitin natin ngayon. So, buksan na natin yung apoy niyan. Unahin muna natin yung paksiw na pata and then kasunod natin lutuin yung patatim. So, baliktarin ko na yung camera para makita na natin. Ayan. So, unahin natin ilagay ngayon dito sa ating paksiw na pata, yung ating cook na pata ng baboy. Itong lahat ng to, 30 minutes lang. Kasi kahapon, napakulo na natin to and then malambot na siya lahat. So, 30 minutes mo lang siya lulutuin. Kaya mabilis lang. Kung talagang gutom na kayo, ito yung masasuggest ko na akala ng iba is napakatagal lutuin, di ba? So ayan, nakita nyo, nilagay na natin yung pata natin dito. Ayan. Di ba? So, ang madali lang dito ay sama-sama lang yung ingredients niya. Lagay na natin ngayon yung garlic natin, onions, and then yung bay leaf. And then, yung vinegar niya. Isang ano nga pala,
sa lahat ng niluluto nyo, kapag naglalagay kayo ng vinegar, siyempre alam nyo na siguro yun na huwag nyo dapat haluin yung vinegar kasi mahihilaw siya. Ang kailangan lang naman natin kapag gumagamit tayo ng vinegar is yung asin niya, pero hindi yung lasang suka na hilaw. Tapos, at pag nag-ano din kayo, pag naglagay kayo ng suka sa lahat ng niluluto niya, huwag nyo rin siyang tatakpan kasi hindi maluluto yung suka. Maglalasang suka lang yung meat nyo, tapos yung asim ng suka ang malalasahan nyo, hindi yung asim na gusto natin malasahan. So ngayon, lalagay na natin ngayon yung suka. So once na nalagay natin yung suka, hindi na natin siya haluin. And then yung patis. At lalagyan natin siya ng konting oregano. At syempre, ilalagay na rin natin yung ating bulaklak ng saging o ang lilies flower. Pati yung ating saging verde. Yan. So, ganyan lang. And then, pwede na natin siya lagyan ng black pepper. Ngayon, kung lalagyan mo siya ng takip, dapat hindi siya yung fully closed. 'Di ba? Para maluto yung suka, para hindi siya mahilaw. So dapat ganyan lang na parang bukas ng konti. So yan, habang iniintay naman natin 'tong paksiw na pata na will be ready in 30 minutes. Lutuin na natin ngayon yung pata, team. Mag-double time na tayo, 'di ba? So batiin muna natin yung mga nanonood natin diyan, si Tate and Arsenio Ray ng New York, si Dominic Jason Cabuco ng San Francisco, Marlene Bora ng Brooklyn, New York, Agnes Mariana Pittman, good morning Chef Jason, good morning din, Mike Olinares ng United Kingdom, musta pare sa inyo, Paolo Escudero ng Los Angeles, Alec Julian Billings ng San Diego, at Tita Julie Leonardo Maghirang ng Los Angeles din. So ayan, mag-start na tayo, lutuin na natin yung pata team. So itong pata team, initan na natin yung apoy. Diba? So ilagay na natin ngayon yung pata natin. Diba? Wala, nakita nyo naman, wala siyang oil. Yan. And then, ilalagay na natin ngayon yung pinagpakuluan niya kagabi. Kita nyo, yan, sama-sama lang naman yan. Yan, ganyan. Siguro maganda, ipakita ko sa inyo, ilapit natin yung camera natin. Diba? So, balik na rin natin yung camera natin. So, pag nalagay na natin yan, kita nyo, ganyan lang siya. And then, ilagay na natin yung ating soy sauce. Yan. Siyempre, lagay na natin ang ating star anise. Kasi maganda kung mailalagay natin ng maaga yung star anise, mas pag kumulo na yung sauce niya, mas lalabas yung lasa niya ng star anise. So, bahagyang apoy lang. So, nakikita nyo naman, bahagya lang yung apoy natin kasi ayaw natin matuyo kaagad yung sabaw niya. And then lalagay na natin yung sugar. Ayan, yung sugar natin is 1 tablespoon and a half. Or depende kung gaano karaming pata lulutuin niyo, gaano karaming sauce. Kayo na yung mag-a-adjust noon, ano, depende sa panlasang gusto niyo. Hello to Erinea Ann Lawas ng Los Angeles, Dalia Ornopia ng Taiwan. Kumusta dyan, Agnes Mariana Pittman, Chef Jason, I was in class but still watching your cooking lesson. Even my classmates are watching too. Here from down under Melbourne, Australia. Hello dyan sa Australia, Agnes. And kumusta na dyan sa mga kasama mong nanonood. So, ito naman, hindi naman siya maselan, so pwede nating haluin.
So usually ginagawa ko, nilalagay ko yung sabaw niya sa ibabaw. So sinabi ko nga sa inyo kanina, ito pinakuluan ko muna siya kagabi and then nilagay natin sa oven para hindi siya magpunit-punit yung balat niya. Ayoko nang nadudurog yung balat. Makita niya sobrang lambot na rin niya. Halos humihiwalay na rin siya sa buto. Gusto ko kasi siyang iserve ng buo. Hello to Jay Fentes. Yan. Diba? So pagkulo niyan, then lalagay na natin yung mga gulay na kailangan natin. Diba? Ito yung mga gulay lang naman na kailangan natin. Ang bango ng ano ng paksiw na pata. Usually kasi kung alam nyo yung paksiw na pata sa atin sa iba sa Katagalugan or sa ibang lugar sa atin sa Pilipinas, ang paksiw na pata halos pareho ng adobo. Ang kulay ng paksiw na pata natin is medyo dark na black, right? Tapos ang version naman ng Bisaya sa paksiw na pata natin, ang tawag nila is humba. Pero yung iba kasi may naglalagay ng saging saba para sa humba or plantain. Ako naman, kwentuhan muna tayo habang iniintay natin maluto yung pata tima at saka yung paksiw na pata. So mga tips muna pag-usapan natin. So kayo kapag magluluto ng paksiw na pata, yung may soy sauce, ito kasi walang soy sauce to eh. May soy sauce, instead na gumamit kayo ng asukal, mas magandang gumamit ng tubo or ng sugar cane. Kapag yun ang gagawin nyo, napalabot nyo ng karne, yung sugar cane, ilalagay nyo sa pinakailalim ng kaldero. And then lalagyan nyo siya ng karne, and then yung tubig niya, at saka yung mga ingredients niya. So hindi nyo na kailangan maglagay ng sugar. At the same time, mas malasa yung paksiw nyo, yung tamis niya, is tamang-tama lang at hindi siya sosobra sa tamis. I was looking for sugar cane this morning until this afternoon. Pero wala na akong makuhang sugar cane dito sa mga grocery dito. So sayang, gusto ko sana pa man i-share sa inyo yon yung sugar cane. So ngayon, kung lahat ng lulutuin niya na ulam may sabaw, kapag gusto nyo, instead na maglagay kayo ng asukal, kung meron kayong sugar cane, iyon ang ilagay nyo. Kahit mga ilang piraso lang, siguro mga 2 piraso na, siguro mga 2 inches ang haba. So lagay nyo lang doon, mas masarap siya. Hi Chef Jason, it's 2:30 a.m. here in Dubai. I'm into watching you. Hello Sherry Ann Enriquez. Ate, kumusta? Kumusta dyan sa Dubai? So ayan, medyo kumukulo na yung ating mga baliktarin ko ulit yung camera ha para makita nyo. So tignan mo, parang wala, hindi yata tayo aabot ng 30 minutes. Meron na tayong pata team at paksiw na pata. Diba? So tingnan mo yung paksiw na pata natin. Kumukulo na rin siya. Diba? So ang technique nito, diba, sabi ko nga sa inyo, kapag nilagay niyo ng suka, huwag niyo tatakpan ng fully closed. Pwede niyo ganyan para may sisingawan yung suka kapag naluluto siya, yung steam niya. At ngayon, kapag once nakulong-kulo na siya, then pwede niyo na siyang takpan. Hello to Marilyn Dadag Tarayaw ng Tugigaraw. Oh no, ng Abra from here in New York. Yeah. So halos ito din, kumukulo na rin. So halos sabay silang, halos baka matapos. Diba? So napansin nyo, meron din tayo dito. Ito nga pala yung cornstarch. Ang ginagamit kong pampalapot sa pata team. Ito ay 1 tablespoon of cornstarch. Nilalagyan ko siya ng 1/4 ng tubig. So iyon ang ratio niya. Diba? Mamaya ilalagay natin ito once na nailagay na natin yung mga gulay natin. So ngayon, kumukulo na siya, pwede na natin ilagay yung ating carrots doon sa gilid. And then ang ating corn doon sa isang side at ang ating mushroom. So dito sa side na to. So yan. Ang bango sa bahay. Ang sarap ng amoy talaga ng star anise na tinatawag sa atin na sangke. Kasi yung kanela, ang kanela is the cinnamon, cinnamon bark. So yan, lutuin lang natin ng sandali yan.
yung mga gulay niya. Nakita niyo yan, di ba? So yan naman, hindi naman siya masalat. So pwede natin siyang ano, pwede natin takpan tong ano, para mas steam yung vegetable, mas mabilis siyang pumulo. And then after nyan, ilalagay na natin yung ating bok choy. So yan lang mahirap, di ba? Pag nagluluto, ang dami-dami mong hugasin. Pero happy naman magluto. And then in the end, lalagyan natin siya ng sesame oil kapag naluto na yung ating patatim. So gusto niyo rin ba na ano? Na gusto niyo rin ba na ipakita kung paano ipi-plate tong mga to, or just kunan na lang natin ng picture? So yun, ang technique naman pala sa patatim, kung isang buo yung gagawin nyo, either unahin nyo siyang i-oven bago nyo siya pakuluan sa tubig para hindi mapunit yung balat, or pakuluan nyo muna siya sa mahinang apoy and then saka nyo siya i-oven. Either way, kung ano yung gusto nyo. Pero kung bago nyo siya i-oven, dapat lamasin nyo muna siya sa mantika at saka lagyan nyo siya ng asin. Make sure na ma-coat siya ng asin yung buong part ng ano niya, yung buong part ng pata. And then saka nyo ilalagay sa oven. Siguro mga 45 minutes, 350 degrees, hanggang sa medyo matosta lang yung ano, yung balat niya. Diba? So, kung may mga tanong kayo, kung mga tips na gusto nyong malaman, pwede nyo itanong sa akin. Kung meron kayong mga ingredients na wala, kung ano yung pwedeng i-substitute, baka pwede kong masagot. At least magkatulungan tayo, diba? Basta para sa kitchen, I'm here to help everybody. Mainit masyado yung spotlight na nakatutok halos lahat sa akin. Pwede po makikain dyan. Yeah, bili ka ng ticket. Thank you for sharing your talents. God bless you, Chef Ogie. Sarap, pwede makikain. O sige, pwede naman. Open naman sa lahat to. So, yan, nakita nyo, kumukulo na siya. So, ang mushroom kasing to, I mean, sa akin pala nakaharap yung camera, so hindi nyo pala kita. Anyway, yan. So, yan, nakita nyo, kumukulo na siya. Sarap. Then, haluin lang natin ang bahagya. Yan. Diba? So, ilalagay, maggagawa tayo ng space para sa ating bok choy. I think, hindi ko alam kung merong bok choy sa Pilipinas. Yung bok choy, kung walang bok choy, pwede naman gumamit ng ano, ng pechay Tagalog. So, pwede naman yon. And then, pag nalagay na natin yan, kasi mabilis malantay ang bok choy, isabay na rin natin ang ating ano, ang ating sesame oil. Pure sesame oil. Lagyan lang natin siya ng bahagya dyan. Yan. So, huwag masyadong marami kasi ma-overpower ng sesame oil yung lasa mismo ng patatim. So, ayan na. And then, yung ating cornstarch. Diba? Ang hirap maghalo kapag isang kamay lang. So, baliktaran na natin yung camera para makapagluto tayo ng maayos. Okay? So, yan. Ilalagay na natin ngayon yung ating cornstarch. So, ilalagay lang natin siya sa isang side kasi doon natin siya palalaputin, and then ikakalat na lang natin siya. So, makikita nyo, malapot siya. And then iikot na lang natin yung ano, yung meat. 'Di ba? Lapit ko dito sa camera. So 'yan, so makita nyo, 'di ba? So malapot na siya. And then saka natin siya lalagyan ng pepper.
Ang pepper naman is optional. Kung gusto niyo ng medyo maanghang, nasa sa inyo yan. Pero ako kasi medyo nasanay ako sa may pepper. So ayan, kakalat ko lang yung sauce niya. Yung ganyan. Look at that. See? Ang bango. Diba? So, luto na siya. Luto na yung ating patatim. So, pwede ko na siyang patayin ng apoy. So, at least kapag kalagay nyo ng kapag kalagay nyo nga pala, ganito kasi, pag ang ulam na gusto nyong palaputin, once na nilagyan nyo na siya ng mixture ng cornstarch, dapat intayin nyo at least 1 minute to 2 minute na kumulo siya. Kasi yung mali natin, nilalagay kagad natin yung cornstarch. Kapag kalagay ng cornstarch, nakita natin lumapot, kahit wala pang isang minuto, hindi pa siya nakulo, malapot na, papatay na natin kagad yung apoy, which is wrong. Kailangan maluto yung cornstarch kasi minsan nakakasira ng tiyan natin kapag hilaw lalo yung harina o hilaw yung cornstarch. So dapat lutuin natin at least 1 minute to 2 minutes siyang kumukulo bago natin patayin. So ayan, luto na siya and then ipiplate na lang natin maya-maya. Hintayin ko na lang tong paksiw na pata. Ngayon, tong paksiw na pata, kita nyo, dahil kumukulo na siya, pwede na siyang haluin. Okay na siya para haluin. Diba? Yan, medyo tuyuin lang natin yung sabaw niya para mas okay siya. Wow! Ang lasa niya is Pinoy na Pinoy talaga. Yung tipong kapag natikman mo, ito yung paksiw na pag natikman mo, talagang mapaparami yung kain mo. Mapaparami yung kanin mo. Diba? So ngayon, luto na yung patatim natin. Babalik ako at pakita ko sa inyo kung paano ipiplate ang patatim. Okay? I-video natin yan. Gagawa lang ako ng background. Siyempre, dun uli sa same spot natin. So, kita-kita ulit tayo sa pagpiplate ng patatim at saka ng paksiw na pata. Okay? See you. Salamat sa panonood.